Pumanaw na ang isa sa mga batikang aktres sa showbiz na si Jacqueline Jose. Ating alamin ang kwento ng kanyang buhay at ang kanyang pagkikipagsapalaran sa mundo ng showbiz. The Philippine Showbiz List presents Kwento ng Buhay at Tagumpay ni Jacqueline Jose hanggang sa kanyang pagpanaw. Early Life. Ang multi-awarded actress na si Jacqueline Jose ay isinilang noong October 21, 1964 sa tunay niyang pangalan bilang Mary Jane Santa Ana Gock sa Angeles City, Pampanga. Siya ay may lahing German at American. Si Jacqueline ang pangalawang anak sa anim na magkakapatid. Ang kanyang ama ay bahagi ng US Armed Forces at nakatalaga sa Clark Air Base. Ang pagtatanghal ay likas sa dugo ng pamilya ni Jacqueline. Ang kanyang ina, si Rosalinda Santa Ana, ay isang mang-aawit sa bar. Samantala, ang kanyang half-sister na si Veronica Jones ay aktres din at aktibo sa showbiz mula dekada 70 hanggang 80. Lumaki si Jacqueline na walang nakagisnang ama matapos na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bagamat lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, masaya naman anya siya sa kanyang childhood. Movie actress. Si Jacqueline ang isa sa mga itinuturing na pinakamahusay na aktres sa industriya na naging mukha ng mga classic teleserye at pelikula na tumakbo ng ilang dekada. Wala na pasukin niya ang larangang ito ay hindi na siya nawala sa sirkulo. Pero lingid sa kaalaman ng kararami, bago pa man siya magpakitang gila sa bigating pag-arte, sa simula ay nais niya talaga na pumunta sa Japan upang magtrabaho bilang isang mang-aawit kahit hindi niya masyadong kaya ang kumanta. Nang panahong yon, ay nasa kaisipan niya kasi ang maiangat sa kahirapan ng kanyang pamilya kapag nag-ibang bansa siya. Pero sadyang may ibang plano ang tadhana sa kanya. Si Jacqueline ang nagsilbing personal assistant ng kanyang kapatid at ito ang nagbigay daan sa kanya upang mapasok ang showbiz. Nagsimula kanyang acting career sa big screen noong 1984 nang ipakilala siya bilang isa sa mga bida ng chikas ng Baby Pascual Films and Associates. Launching movie nila ito ng mga kapwa baguhang aktres na sina Lovely Rivero, Tanya Gomez, Rachel Ann Wolf at Carla Kalua. Ang direktor na si William Pascual ang nagbigay sa kanya ng palayaw sa showbiz sa Jacqueline. Natagpuan ni William na ang Mary Jane ay masyadong westernized at hinahanap ang isang memorable na palayaw na madaling matandaan para sa kanya. Hindi nagtagal bago mapansin si Jacqueline ng mga direktor, ang kanyang second acting project ay sa sexy drama movie na Escort Girls na pinagbibidahan ni na Maria Isabel Lopez at Amy Austria. Ang takbo ng karera ni Jacqueline ay nagdala sa kanya sa pagkikipagtulungan sa mga kilalang direktor tulad ni Lino Broca na bumida sa mga kritikal na pinuri ang pelikula tulad ng White Slavery noong 1985. Ito ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang nominasyon bilang Best Actress sa Gawad Urian at FAMAS. Naibahagi noon ni Jacqueline na ilan ito sa kanyang mga paboritong proyekto dahil kung hindi anya dahil sa pelikulang ito na mula kay Lino Broca ay hindi niya makakamit ang tinatamasang tagumpay sa showbiz. Taong 1985 din, nasaksihan si Jacqueline sa mapanghan sa pelikulang Private Show na dinirect ni Chito S. Roño, kung saan ay naiuwi niya ang Best Actress mula sa Star Awards for Movies. Mula noon, hindi na nga huminto si Jacqueline sa pag-arte at tinuloy-tuloy na rin niya ang paggawa ng mga sexy films kabilang ang 1989 movie na Macho Dancer, kung saan ay nakuha niya ang Best Supporting Actress mula sa Gawad Urian. Ilan pa sa nilabasan niyang sexy films ay ang Hati Tayo sa Magdamag, Flash Avenue at Takaw Tukso. Dito ay agad na nakitaan siya ng potensyal ng publiko at maging mga direktor, hindi lang sa pagpapasexy, kundi sa husay din bilang aktres na dahilan upang unti-unti siyang makilala sa industriyang ginagalawan. TV Star. Ang impluensya ni Jacqueline ay umabot sa labas ng big screen sapagkat nagmarka rin siya sa telebisyon. Napanood siya sa kanyang unang TV appearance sa seryeng Familia Zaragoza ng ABS-CBN, kung saan ginampanan niya ang papel ni Esther Lagrimas mula 1995 hanggang 1996. Pero kung may isang nilabasang serye si Jacqueline na talagang tumatak sa mga manonood magpahanggang ngayon, ito ay walang iba kundi ang kanyang iconic character bilang si Magda sa highest rating teleserye na Mula sa Puso na ipinalabas noong 1997 hanggang 1999. Dito ay nakuha niya ang nominasyon bilang Best Supporting Actress mula sa FAMAS noong 2000. Kasunod nga nito ay lumabas pa si Jacqueline sa TV series na Loves Ko Si Babe.
Matapos sa kanyang dalawang taong pamamahinga sa showbiz, ay lumipat si Jacqueline sa GMA. At dito ang una niyang role ay sa 2002 drama series na Sana Ay Ikaw Na Nga. Nasundan pa kanyang paglabas sa ilang Kapuso shows bago na desisyong magbalik ka pamilya noong 2004. Dito ay napasama siya sa ilang programa ng network tulad ng popular TV series na Ikaw Ang Lahat Sa Akin, Hiram, Comics Presents Agua Bendita at Prinsesa ng Banyera. Noong 2008, nanggampanan niya ang kanyang kauna-unahang kontrabida role sa fantaseryeng Diyosa bilang si Maria Magayon. Napanood naman siya sa TV5 noong 2010 sa programang Star Confessions, Congratulations, The April Gustilo Confession. Nasundan pa ito sa 2012 remake ng popular 90s series na Valiente. At dito ay gumanap si Jacqueline na pangunahing kontrabida bilang si Doña Trinidad Braganza. Mula noon ay hindi na siya napirmi sa isang istasyon lang at nagpalipat-lipat ng network. Ang huling TV project na kanyang nilabasan ay ang naiwan niyang kapamilya primetime series na FPJ's Batang Quiapo, kung saan gumanap siya bilang jail chief superintendent na si Dolores Espinas. Huling pelikula naman niyang naipalabas ang Broken Blooms noong 2023. A multi-awarded actress. Sa ilang dekadang paglalakbay sa showbiz at kahit nagbida sa mga sexy movies, pinatunayan ni Jacqueline na walang malaki o maliit na role para sa isang aktres na punong-puno ng talento. Nagampanan niya ng buong husay ang lahat ng mga klase ng karakter na pinagkatiwala sa kanya na dahilan kung kaya siya paulit-ulit nanalo ng mga acting award sa lahat ng mga award-giving body sa Pilipinas. Kabilang na nga rin ang pelikulang Celestina Sanchez alias Bubbles, Enforcer at Ivan Gang, kung saan nakuha niya ang panalo bilang Best Supporting Actress noong 1988 sa Metro Manila Film Festival. Sa sexy film naman na Itanong Mo Sa Buwan ay naiuwi ni Jacqueline ang Best Actress Award noong 1989 mula sa Gawad, Urian. At sino ba naman ang makakalimot sa pinamalas niyang husay sa pag-arte sa 1995 film na The Flor Contemplation Story, kung saan dito ay naiuwi niya ang ilang parangal bilang Best Supporting Actress mula sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng Luna Awards, Star Awards for Movies at Gawad, Urian. Noong 2005, ay tinanggap naman ni Jacqueline ang panalo mula sa Luna Award para sa pelikulang Naglalayag bilang Best Supporting Actress. Taong 2006, nasunggit naman niya ang panalong Best Actress mula sa Gawad Urian para sa pelikulang Sarong Banggi. Nasunggit naman niya ang Best Supporting Actress Award noong 2013 para sa pelikulang A Secret Affair mula sa FAMAS. Hindi na nga nagpaawat pa sa pagmamalas ang husi si Jacqueline, kung saan ay kinilala din siya sa international scene. Sa indie film na Service ay nakuha niya ang nominasyon sa kategoryang Best Supporting Actress noong 2009 mula sa Asian Film Awards. Higit sa lahat, nakuha ni Jacqueline ang respeto ng lahat ng mga Pilipino na magwagi siyang Best Actress sa 69th Cannes Film Festival sa Cannes, France noong May 2016. Nanalo siya para sa kanyang pagganap sa pelikulang Marosa ni Brillante Mendoza. Gumawa ng kasaysayan ang tagumpay ni Jacqueline sa Cannes Film Festival dahil siya ang kauna-unahang Pilipino na pinagkalooban ng mataas na karangalan sa International Film Festival na itinuturing na prestihiyoso sa buong mundo. Para sa tagumpay na ito, kinilala siya ng National Commissions for Culture in the Arts sa seremonya ng Ani ng Dangal noong 2017. Sa pagkilala naman sa kanyang pangmatagalang epekto sa industriya ng pelikula, iginawad kay Jacqueline ang Movie Icon Award ng The Eddies noong 2023. Personal life. Noong 1988, nakilala at nagkaroon ng romantikong ugnayan si Jacqueline sa aktor na si Mark Hill habang ginagawa ang pelikulang Itanong Mo Sa Buwan, kung saan naging bunga nito ay si Andy Eigenman. Samantalang ang isang anak niyang lalaki na nagngangalang Gwen Garimond ay mula sa gitaristang si Kenneth Ilagan. A legacy remembered. Nagluluksa ngayon ang local entertainment industry sa nakakagulat na balitang pagpanaw ni Jacqueline. Binawian siya ng buhay sa kanyang tahanan sa Quezon City noong Sabado, March 2, 2024, sa edad na 59. Kinumpirma ng PPL Entertainment Inc. ang talent management na kinabibilangan ni Jacqueline ang malungkot na balita. Kaugnay nito, batay sa nalabasang ulat, hindi sumasagot si Jacqueline sa mga mensahe at tawag mula sa kanyang mga kamag-anak. Dahil dito, pinadala nila ang isang tao pang siya tingnan at natagpuan siyang walang buhay sa kanyang tahanan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang malinaw na detalyeng inilalabas sa tunay na pangyayari at naging sanhi na kanyang kamatayan. Samantalang nakikiusap naman ang mga naulila ni Jacqueline na ipagdasal ang kaluluwa ng aktres at bigyan sila ng respeto at privacy upang ipagluksa ang pagpanaw nito. Sa paglisan ni Jacqueline, iniwan niya isang mayaman na pamana at isang hindi malilimutang marka sa industriya.
ang kanyang mga makabuluhang tagumpay at ang malalim na impluensya ay matatandaan sa mga susunod na henerasyon. Habang nagdadalamhati ang entertainment industry at ang mga tagahanga sa kanyang pagpanaw, kanilang ipinagdiriwang ang kahanga-hangang buhay at karera ni Jacqueline, isang tunay na alamat ng Philippine showbiz. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!